Hello everyone! Ayun, another video po ang aking i-share sa inyo ngayon about my journey. And of course, alam, nasabi ko naman previously sa aking mga video na this is not just about sharing my journey, but also kahit papano gusto naman natin na makatulong, makapagbigay ng information, and somehow baka meron may ibang tao na similar ang pinagdadaanan, you know, makakuha man lang ng kahit konting hope or inspiration kahit papano. And yeah, to also provide information about what's going through and what's the next step or kung ano man yung mga susunod pa if you have a breast cancer. This is already the 12th day of my post-operation, yung tinanggal ang aking left breast via modified radical mastectomy. And so, ayun, medyo nakakakilos naman ako ng aking, ano, para malinisan na aking sarili, except for the yung wound. Bali, yung wound ko, okay na yan. Ang meron na lang is yung natirang pinagugutan ng drain. Mamaya, i-discuss ko sa inyo yan. Today, medyo trinay ko maligo or mag-shower ng sarili ko. Medyo mahirap pa siya kasi masakit pa yung aking ano ito. Titingnan nyo. Hindi ko mataas yung aking left arm kasi yung dito, ayan, masakit pa siya, namamaga pa, tsaka yung tagiliran because of the tissue or mga kulani rin na tinanggal sa may part ng kilikili. Yun, so mamaya rin discuss ko sa inyo yan kung bakit ganyan siya kasakit and kung ano ba ang sabi sa akin ng aking oncologist. As much as I can, gagawin kong organize ang pagbibigay sa inyo ng mga detalye kung ano ba yung mga pagkakasunod-sunod. Kami nanonood sa atin na nagsa-start pa lang ang kanyang journey sa breast cancer, eh most likely malaman na niya yung mga susunod na step. Okay, and mapaghandaan niya. Kasi iba rin syempre yung prepared eh. Iba rin yung alam mo na kung ano yung mga bagay na i-expect mo or i-anticipate mo. Kasi para alam mo yun, para sa akin kasi it worked ha. Wala na yung parang gulatan portion na pag sinabi ng doktor na, oh, ito ka na, ito na, ito na yung ganyan mo, situation mo. Parang wala na yung factor na gulat ka. Also, makakapagtanong-tanong ka sa mga tao na nakakaalam or similar na yung mga pinagdaanan, mga ganun. Ito pala yung, syempre, simula niyan, diba? Noong October 12, meron na akong ultrasound result ng aking lump sa left breast. Doctor advised me, and OB-GYN advised me na, oh, sige, magpamamogram ka na rin para sure. So, nagpamamogram na rin ako. Then, October 28, na-refer na ako sa oncologist or cancer surgeon. And yun nga, sabi niya, yung impression niya doon sa ultrasound and based doon sa kapa niya doon sa breast ko ay hindi maganda. Although hindi naman niya kinoconfirm na mukhang cancer yan or whatnot. So hindi naman ganun. Sinasabi lang niya, oh, you have to have a biopsy para yung biopsy result na yon is yun yung itetest nga if magpa-positive for cancer. Yon, nagsik ako ng second opinion, naganap ako ng another surgeon, oncologist. So, same thing. Same thing yung sinabi niya, the impression is not good about how she, ano, yung paano niya kapain yung bukol and also the ultrasound result na pinakita ko sa kanya. So, same thing, biopsy. Go na ako doon sa second surgeon na November 7. Actually, it was the day before my birthday pa. So, November 7, technically, 39 years old pa lang ako nung binayos siya ako. And then, after that, doon ako na 40 years old. Antay kami ng result, sabi 7 to 10 business days. November 22, we already got the result. Kinausap na ako nung oncologist ko. Positive nga tayo. Kasi nakita ko naman yung result,
invasive ductal carcinoma. Base sa assessment niya, stage 1 pa lang. Yun nga sabi niya, good thing, stage 1 pa lang ikaw, maaagapan pa natin ito, base ka pa ng bukol mo. And, pero, nung, I remember kasi nung October 13 na, nag-ano ako sa kanya, nagpa-consult ako sa kanya, sabi niya, from October 12 na nag-ultrasound ka to October 13, medyo lumaki na ha. Medyo lumaki na yung bukol. And parang yung, yun nga, yung tatlo, parang nag-sanibwersa na sila. Yung tatlong bukol ng sanibwersa. November 22, sabi niya, we have to perform a mastectomy. So, syempre, ang pagkakasabi niya sa akin is, kailangan tanggalin yung whole breast. So, nagtanong muna kami, kailangan ba whole breast talaga? Hindi ba pwedeng yung buko lang mismo? Yun yung tinatawag na lumpectomy. Now, sa lumpectomy kasi yon tatanggalin yung bukol, tapos yung surrounding tissue nun. Just to make sure na, you know, malinis yung paligid and wala. Pero, in-explain niya sa akin na, due to the size of your breast, maliit lang kasi yung breast ko. Tapos, due to the size of your bukol pa, malaki kasi siya. So, imagine kung tatanggalin mo yung bukol and yung surrounding tissue, it's almost as wala na rin. And we wanna make sure na pag tinanggal natin yan, wala tayong maiiwan. And also, we have to remove yung kulani pa sa yung kilikili. Ayun na nga. So, tinanggalan. So, hence the tightness of my, ayan, yung my arm. Dito, ayan, dito siya maangat. Masakit. Dito, masakit talaga siya. So, kailangan ko siyang tulungan para talaga maiangat ko. Ayan, bababa ko lang. Tinanggalan na nga, ano, na-operahan na ako December 8. Yan. When I got the operative record, pagkabasa ko doon sa result, stage 2. Nausap ko yung doctor, sabi ko, Dok, stage 2 na po ba tayo? Sabi niya, well, based dun sa natanggal kong mass, my assessment is stage 2. Kasi, nung pinakita niya sa husband ko yung yung tinanggal sa akin, yung breast ko, pati yung lymph node, yung sa kilikili, pinakita niya sa husband ko, parang SOP yata yun sa hospital. Videohan yun ng asawa ko, pinicturan niya. Malaki talaga siya eh. So that's what we have already prepared for. Pero sabi niya, but we have to wait for the final histopath. Kasi yung tinanggal sa akin ng breast, i-test pa rin yun. I-pathology report pa rin yun. Kukunin pa rin yung pathology report. For us to make sure kung ano na ba talaga yung final histopath. December 17, bale, nag-follow up check-up na ako sa doctor ko. And ni-remove na yung drain dito. Kasi after ng operation, meron yung nakakabit sa akin na drain tube hanggang dito. Tapos dun lumalabas yung mga fluid. Oo. Na iniipon ko and mini-measure yan kapag ano. So, nung time na nagpunta ako sa kanya for follow-up check-up, sabi niya, sige, pwede na itong i-drain kasi konti na lang naman yung lumalabas and okay naman yung color nung fluid na lumalabas sa'yo. So, nung tinanggal yun, dun ko pa naramdaman yung medyo masakit. Hindi ko ininda yung sakit nung operation ko, yung pagkatanggal ng breast ko, pero nung after ihugot yung drain, pag-uwi ko sa bahay, parang doon ako nasaktan. Okay, nung after ng operation ko, medyo hindi pa nga ako uminom ng painkiller kasi iniwasan ko yung painkiller. But nung tinanggal ito talaga yung drain, parang ilang araw ko uminom talaga ng painkiller sa sobrang sakit. After that, syempre diniscuss na sa akin nung doktor ko kasi wala pa sa amin yung result ng histopath during that time. Sabi niya, definitely, we have to go chemo by January. And then, once lumabas na yung histopath, we'll determine kung mag-undergo ka pa rin ng radiation. Either chemo lang or chemo plus radiation. Also, there's another test na gagawin doon sa aking specimen. Yung tinanggal na breast. That's called ERPR. We are trying to see if mag-HER2 positive yung specimen.
it's another testing. So if mag-HER2 positive kasi, the thing is, we have to also add the hormonal therapy or yung targeted therapy. So, okay, pero for now, mag-concentrate muna tayo doon sa kailangan natin gawin for January. Okay, so ito na nga. December 19, we already got the histopath. Pinakuha ko na sa hospital, yung husband ko kumuha, and then pinicturan niya, and then we forwarded it to our oncologist. So, nagulat lang ako kasi yung histopath result ay stage 3 na. So, ang nangyari ay nag-video call na lang kami nung doctor ko. Sabi ko, "Doc, bakit stage 3 na? Totoo na po ba 'yan?" Sabi niya, "Oo, kasi based dun sa mass, nagulat din daw siya kasi yung size ng mass ay nasa 9 point something na. Eh normally, ang inabot lang daw ng ganun for the stage 2 or stage 3 ay 5 point something lang." Okay, sabi niya, "And aside from that, yung 12 out of 14 na kulani na nakuha ko sa iyo." Actually, nagulat nga daw siya nung inooperahan ako kasi medyo marami daw yung kulani. So, 12 out of 14 nag-positive sa cancer. Hence, the stage 3. I asked, "Doktora, so does this mean na chemo plus radiation tayo?" Sabi niya, "Yes. We already set an appointment for my chemotherapy sa January. And then, that would be 8 cycles. So, 8 cycles yon. Ang interval niya is every 3 weeks. Tapos, before that, I also have to make sure na makapag extra laboratory test pa ako, like CT scan, liver ultrasound, bone scan, pati yung isa yung alkaline, medyo nakalimutan ko yung terminology, pero something. Also, sabi niya, before every cycle, kailangan mo magpa-CBC. Kasi, we have to make sure na yung white blood cells mo and red blood cells mo ay okay whenever you have to start your chemotherapy. So, yun. Yun na yung mga bagay na kailangan kong i-prepare. Also, she advised me na magkumuha na ako ng ID for PWD kasi cancer patients pala are also considered PWD na. So yun, I that's something na kailangan ko raw i-accomplish, either PhilHealth, SSS, or if the local government has, you know, something about sa mga nag-undergo ng chemotherapy, that will be a very big help. Kasi sa aming HMO or yung aming health card sa aming trabaho, that's something na hindi na covered. Okay. So, ayun. Yun yung mga bagay na kailangan ko ma-accomplish kapag ako ay fully recovered na. And right now naman, I think I'm doing well sa pagre-recover kasi sabi ko nga, mas matindi pa rin talaga dito yung yung nanganak ng CS. O, mas mahirap pang recovery noon kasi pagka, imagine pagtatayo ka, ang hirap-hirap, masakit talaga yung tahi kasi sa lower yun, tapos yung force mo. Eh, ito dito. So, ang ginagawa ko, pag tumatayo ako, patagilid siya, tatagilid ako sa right side ko, tapos itutukod ko tong siko ko, yun ang ipupus ko patayo. So, kaya ko siya, madali ko siyang nagawa after ng operation. Unlike yung CS, kakailanganin ko talaga ng merong sumuport sa likod ko para i-push kasi masakit talaga. Tapos, syempre yung paglakad-lakad. Mag-start na maglakad-lakad, konting exercise, especially dito. Medyo hindi ko pa talaga siya kayang iangat. Promise. Ayan. Ang ganyan na lang. Dati nga, nung bago hugutin yung
ano, bago hugutin yung drain. Nagaganyan-ganyan ko pa yan eh. Kasi sabi yung parang nag-exercise doon na parang susuklay. Ngayon, hindi na. Talagang ganyan-ganyan. Ganyan na lang. Dito sa journey na to, I will still provide an update, lalo na sa mga susunod na procedure sa chemo and all, para naman yun din, if ever na meron taong kailangan makakita nito, eh makapagbigay ng konting information, tulong sa kanya sa pinagdadaanan niya. So thank you guys for watching and happy holidays. Bye.